Hi guys! Welcome to my channel! Again, today, isi-share ko naman sa inyo ang aking quinoa salad with fish fillet. Ito yung fish fillet leftover ko kahapon. Dalawa yung niluto ko. Yung isa nakain ko na. And then, meron tayong cherry tomato and also regular tomato. Ayan, i-slice into cubes. And meron din tayong celery. Ayan, in-slice ko din into cubes. And also white onions. And ito po yung ating quinoa. Ayan, organic po yan. So, atin po siyang iluluto muna. And galagyan ko rin po ng mustard ang aking dressing. And doon po sa hindi pa, ito po yung brand ng ginagamit kong quinoa. Ganyan po siya. Ayan. So, pagkain ko lang po yan. Ayan, umpisa na natin. So, madali lang po, lulutuin natin sa isang maliit na kaldero yung ating 1 cup ng quinoa. Yung pong 1 cup ng quinoa, dapat po 2 cup ng water ang iyong ilalagay. At kung anong cup ang ginamit mo, yun din po ang ipagtatakal mo ng water. Ayan, so ito na yung water natin. Lagyan po natin siya ng isang kutsaritang asin. No, mali, 1/4 lang po ng asin. Guys, correction, 1/4 teaspoon ng asin. Ayan. And then, atin pong i-cover and hahayaan natin siyang kumulo. At eto namang quinoa na hinugasan, ayun po yung ating papatiktikin para po siya ay walang excess water. Ayan, habang kumukulo, mag-start po na tayo magawa ng ating dressing. So, eto po yung aking jar. Yan. Yan po ay nilagyan ng jam. Nilinis ko nung maubos na. And then, siya po ang ginagawa kong pang-shake ng aking dressing. So, iyan. Shake-shake lang. Pero kung rusty na po yung cover niya, itatapo na po natin. Huwag na pong gagamitin. Ayan. So, mag-start na tayo. Simpleng-simple lang po. Ayan. And then, meron po tayong honey. Ayan. Organic honey din po yan. So, marami naman pong organic honey sa atin. And then, extra virgin olive oil. Ayan. So, normally, hindi po ako naglalagay ng mustards. Pero, kumakain po ng burger ng tanghalian yung aking mga alaga, may natira pang siguro mga 1 teaspoon ng mustards. And medyo ilang linggo na yung open. So, gusto ko na rin ubusin para mapalitan na. Kaya gagamitin ko na rin. Ayan. Mag-squeeze po tayo ng mga 1.5 tablespoon of lemon juice. And by the way, yes, marami yun. Kasi po, ang gagawin ko pong dressing is good for 3 servings na po. Ayan. So, 3 lunch. Kasi sa lunch lang po ako nagpiprepare ng pagkain ko. Kasi pag umaga naman, hindi naman kailangan ng masyadong ganitong preparasyon. Lagay mo lang yung milk mo sa kaldero, lagay mo yung oatmeal, and then lagay mo ng apples sa ibabaw, breakfast is ready. So, ayan po. Kaya lunch po lagi ako makain. And then sa dinner po, I eat 1 egg, 1 apple, and a glass of milk. Yung aking Berbrand Plus, alam nyo na pang matanda. Ayan. So, kumukulo na yung water natin. Ilalagay na natin yung ating quinoa. Ayan. So, na-drain ko na po yung water niya. Kaya mukhang very dry na siya. Guys, maganda pong substitute sa rice ang quinoa. And then, masarap din po siyang kainin. Minsan, kung meron kayong leftover na soup, painitin mo lang yung soup mo, lagay mo yung quinoa, luto na pong quinoa. Lagay mo yung quinoa, and then, top up mo ng lettuce leaves o pichay. Meron ka ng lunch. Healthy lunch na po. Ayan. So, i-cover natin. At kapag kumulo na po uli siya, isiset na natin sa pinakamababang apoy. Ayan. So, ito na. Tuloy na natin ang ating ginagawa. Multitask tayo. Ganyan naman tayo sa kusina. So, lagyan ko siya ng 2 teaspoon na honey. Ayan. So, medyo, po siya, sweet, sour, and then, a little bit spice with the mustard. So, masarap po siya. Ayan. But, basically, ang akin po dressing ay balsamic vinegar and olive oil. Tapos may lemon kaunti at salt and pepper. Yun lang po. So, ito lalagyan din po natin siya ng salt and pepper. Ayan. So, naglukso lang yung camera ko pero 2 tablespoon po siya ng, hindi ko napindot pala, 2 tablespoon po ng olive oil ang ilalagay natin.
Ayan. And 1 teaspoon ng talaga pong nilinis ko na yung aking jar ng mustards para lang ma-discard ko na. And then, ayan, ishishake ko muna. Hindi ko agad tinudo yung aking lemon juice kasi kahit gusto ko yung sour, iti-taste pa rin natin siya. And then, lagyan muna natin ng salt and pepper. Ayan. Yung black pepper po ang ating ilalagay. So, bali po, ang nilagay ko dyan ay 3/4 teaspoon. Shake-shake natin na. Then, ilalagay natin yung natitira natin na. Ang ganda ng, look at that. Ang ganda po ng ating dressing. Ilalagay ko yung natitira ko na. Kumakapit yung hanin sa ilalim. Yan. So, guys, this dressing, kahit po pwede kang mag-dip dyan ng, minsan dinidip ko na lang po dyan ng aking carrots at saka celery para sa snacks. So, pwede po yung makip sa refrigerator ng 3 days. Ayan. O, ito na po yung quinoa. Butas-butas na. So, ilusin lang natin siya. Tapos, hayaan po natin siyang open. Ayan. And then, ipiprepare na po natin ang ating serving plate. Ganyan lang po kabilis. Ayan. Bago ako mag-prepare ng lunch ko, kumakain yung 2 alaga. Kasi, nag-request sila ng burger today. So, kaya maagang gising, gawa ka ng burger bun. Ganun. Look at that, guys. Ang sarap. Diretso na po sa bunganga ko yun. Very tempting po. So good. Yan. Yung pong hindi pa kumakain ng quinoa, itry nyo po. Sa soup, sa masarap talaga. And meron pa po akong isang recipe niya na ma-amiss kayo. Talaga pong very yummy. So, twisted ko po siya ng Japanese recipe and then talagang I love it. So yan, pag sinabi ko pong 3 tablespoon talaga pong ano yan. Ayan, so kaya po 3 tablespoon kasi po 2 nga yung scoop ko pero malaking malaking scoop kaya bali counted as 3 tablespoon po yun ng quinoa. Ayan, and then okay na po yan. Imimix lang natin yung ating salad and ilalagay natin sa side. And then, pwede na tayong kumain ng ilang minuto na lang. Ako po ay naglalaway na. So, kasi yun po mga gusto kong pagkain, yung mga ganyan. Kaya minsan nga umuwi ako sa Pilipinas, may dala akong quinoa. Ayaw nilang kainin para daw patukas sa manok. Sabi ng unang kong lalaki, ano yun mama? Pinlid. Alam niyo yung pinlid, yung pinagtahi pa ng bigas. So, yan. Imimix na natin. Kuha tayo ng isang bowl. Tapos, imimix natin yung ating simpleng salad. Normally, meron po yung cucumber. Kaya lang, para pong gusto ko yung ano, mas maraming kamatis. Kasi nga po, may yung aming kamatis, ang natira na lang sa aming kamatis ay 6 na cherry tomato. So, nag-burger sila. Nilagyan ko sila ng tigda dalawa kaming cherry tomato. Ayan, tapos naghati-hati na lang kami sa isang malaking regular na tomato. Ganun po. Side salad nila sa kanilang burger. Ayan. Naglalaway ako, guys. Nakita nyo, ang dami kong nilagay na dressing kasi i-absorb po yun ang ating quinoa. Kasi yung quinoa po natin, wala pong lasa. So, dyan po siya kukuha ng lasa sa ating dressing. So, kung hindi ko po yan itatumbnail at hindi po natin yan ipipicture, sa isang malaking bowl ko lang po yan nilalagay. Pag nalagay ko na po yung lettuce at saka yung ano, ilagay ko yung salad sa ibabaw tapos yung fish, okay na. Isang bowl lang po, hindi po sa plato. Pero dahil kailangan natin ng medyo maayos na thumbnail, eh, ginanyang-ganyan muna natin. Yan, ito na po yung fish. Nilagay ko po sana steak na pan para lang po siya uminit. Ayan. So guys, maraming salamat sa panonood and sana po subukan ninyo ito para po tayo lahat ay maging healthy. Ayan. And kung napanood nyo po yung past video ko, guys, yung pong pag-dress ko nung aking chicken, until the next day po, very crunchy siya. Tsaka hindi mo na kailangan ipainit siya sa mantika ulit. Ipatong mo lang siya sa mainit na skillet. Okay na siya. Crunchy pa din. Ayan. Thank you guys for watching. Please give me thumbs up. And please subscribe. Thank you guys.